Welcome sa Abot Kamay na Pangarap. Bago natin simulan ang ating kwento ay paalala lamang, ito ay maaari lamang mangyari o di kaya walang kasiguraduhan na mangyari sa kwento ng Abot Kamay na Pangarap. Ito ay tanging teorya lamang. Sabi nga nila, ang paggawa ng kasamaan ay laging may hangganan, kaya panahon na para kay Moira na lumabas ang katotohanan at mabuking na ito ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Oras na makapagsalita na ito si Doc RJ, at malamang pati mga kasabwat nito ay isa-isa rin maglabasan at madedamay sa lahat na kasamaan na ginagawa nito, at isa na dito si Michael na mas pinili na itago ang katotohanan para sa sariling interest nito na mawala ang kanyang karibal kay Lynette at Annalyn, kaya mas pinili niya manahimik kaysa makatulong kay Annalyn na mabigyan hustisya ang nangyari kay Doc RJ. Pero gusto man nila itago ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay lalabas pa rin ito dahil panahon na ang magsasabi ng kanilang kapalaran. Kung matatandaan natin, bago ito binigay ni Michael ang CCTV kay Zoe ay pina-retrieve muna ito ang laptop dahil sinira ito ni Moira, at bago niya binigay ang hard drive ay tiyak na pinanood niya muna ito at alam niya na si Moira ang nagtulak kay Dr. RJ. Kay Zoe niya ito ibinigay ang hard drive kahit na si Moira ang una niya na nakita, at pangalawa, bakit niya hindi muna pinakita kay Annalyn ang laman ng CCTV bago ito ibigay kay Zoe, dahil may karapatan din ito si Annalyn na makita ang ebidensya dahil anak din siya ni Dr. RJ. Dahil sa sobrang selos nito na labis ang pag-alala ni Lynette kay Dr. RJ, kaya tinago niya ito para hindi na makakalapit pa si Lynette kay Doc RJ, at hinayaan niya din na muntik pabalik tere ni Moira na si Annalyn ang may kasalanan kung bakit ito nahulog si Dr. RJ sa hagdan, at oras na makulong na ito si Moira malamang idadamay niya ito si Michael at pati mga na naging kasabwat niya. Kaya kung sakali na hindi ito mapagbigyan ni Michael ang hiling ni Moira na tulungan siya na makalabas ay magsusumbong ito kay Annalyn para magalit din ito kay Michael at layuan siya ni Lynette. Dahil nga wala na ito sa katinoan mag-isip si Moira, kaya lahat na lang idadamay niya, pati ang mga pulis na kasabwat niya ay isusumbong niya rin ito. Ikaw, ano sa palagay mo, possible kaya ito na mangyari sa kwento? Kung oo, mag-like ka na at huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ka updated sa ating panibagong kwento sa Abot Kamay na Pangarap. Some things are not the same.